Siguro naman, Castillo, alam mo na marami kang kaso nakapatong sa ulo mo ngayon. Pakiusap ko lang sa'yo. Huwag mo na patagalin to. Dahil maraming matitibay na ebidensya ang laban sa'yo. Kaya sumagot ka na lang maayos sa mga tanong ko. Una mong kaso ay ang pagpatay mo sa isa sa mga kasamahan namin. Isang mabuti at ulirang pulis na tinapos mga buhay niya na ganun-ganun lang. Nakikita mo ba to? Parel ni SP1 Leandro Colmenares yan na nahanap sa bahay mo. Sarili mong asawa ang nagsuplong sa'yo. Anong masasabi mo? Sumagot ka! Ayaw niya kasing tumigil eh. Masyado siyang pakialamero. Putol mo yun, di ba? Buhay pa sana siya hanggang ngayon. Kung huminto lang siya sa pakikialam. Pulpul na pulis ang kapatid mo. Katulad ko lang ang tumapos sa buhay niya. Hayop ka! Mabuti tayo, kuya ko! Magpapayalan mo lang at hindi mo ginawa mo sa kayo! Romeo! Lumabas ka na muna. Ayun na. Yung nangyari kay Mrs. Reyes, ano ang rason mo para pagtangkaan ang buhay niya? Hindi siya ang target ko. Si Joseph. Malas niya lang siya ang tinamaan. Ang dami rin buhay ng Joseph na yun, ano? Si Joseph din ba ang rason kung bakit mo sinaktan ang kapatid niyang si Obet? Hindi siya marunong matakot. Kahit sinaktan ko na yung kapatid niya, tuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga. Napakalaki naman yata ng galit mo sa kay Joseph. Dahil sa kanya, nasira ang buhay ko. Nasira ang mga plano ko. Kami ni Olivia. Kayo ni Olivia? Mahal ko si Olivia. At nandahil sa Joseph na yan, tinanggalan niya ako ng pagkakataon para magkasama kami. Para maipakita ko sa kanya na dapat niya akong bigyan ng pagkakataon. Boss, di ba sabi mo, huwag na natin patagalin to? Ganito na lang. Ako si Diosdado Castillo. Inaamin ko lahat ng mga binibintang nila sa aking krimen. Ano? Masaya ka na ba? Akala ko ba mahal mo si Olivia? Bakit pati siya nilason mo? Hindi ako naglason sa kanya, si Joseph. Dado, akala ko ba hindi mo napapahirap ang buhay ko? Bakit ka nagsisinungaling ngayon? Nakausap namin si Obet tungkol sa gabing pumunta ka sa bahay nila ng New Year. Nakita kanya palabas ng bahay nila. Nag-review din kami ng CCTV sa party ng mga Bernavides noong gabing yun. Walang pagkakataon si Joseph na manglason at wala siyang kapasidad na makahanap ng ganitong lason. Sa'yo galing to, di ba? Ikaw ang naglason kay Olivia. Sagutin mo ako, Castillo! Ikaw ba ang naglason kay Mrs. Bernavides? Ako nga. Akala ko ba mahal mo siya? Bakit pati siya ginusto mong mamatay? Dahil kung hindi siya magiging akin, hindi rin siya pwede maging masaya. Grabe ka magmahal, Dado. Nakakamatay. Hindi lang pagmamahal yun. Si Olivia lang ang buhay ko. Siya lang ang meron ako. Kaya kung hindi kami magkakatuluyan sa dulo, mabuti pang pati siya mawala na rin. Kaya mo ba pinatay si Victor Bernavides? Dahil alam mong siya ang mahal ni Olivia? Oo, bakit? Dahil iniisip ko, pag-viewda na siya, mapapansin na niya ako. Nabibigyan na niya ako ng pagkakataon. Mamahalin na ako ni Olivia. Kailan mo ba pa yung nagplanuhan to? Simula nang malaman ko may kabit si Victor. Paano mo nalaman yan? Eh, sinabi mo dati na hindi ka sinasama ni Victor sa pagpunta sa mga Reyes. Narinig ko silang nagtatalo ni Olivia tungkol dito. Isang beses nasundan ko siya. Eh, yung lason, saan mo nakuha? Binili ko. Saan? Saan pa ba nabibili yan? Eh, di sa butika. Alangan na sa hardware. Yung gabi ng party, sabi mo na sa garahe ka lang. Paano mo nagawin yung lason niya si Victor? Pumuslit ako sa kusina. Ilagay ko yung lason doon sa ininom ni Victor. Naalala mo ba kung anong inumin to? Hindi ako sigurado. Whiskey yata yun. Malay ko. Beer lang naman at gin bilog ang iniinom ko eh. Alam mo, mabuti at hindi mo na pinahirapan tong buhay ko at inami mo na lahat ng ginawa mo eh. Pero alam mo ba, meron pa akong isang pinagtatakay. Ano? Sa lahat ng ginawa mong krimen, imposible magagawa mo itong mag-isa. Hindi ka naman ganun kayaman para makapagtago na matagal at gumawa ng mga hakbang para sa karumal-dumal mong krimen. Patulod na lang ng pagkakalason mo yung Olivia, paano mo nagawang lasunin siya at nakapunta ka pa sa bahay ng mga Reyes sa napakabilis na panahon? Tsaka isa pa, sa crime scene ni SP1 Colmenares, may hawak-hawak siyang buhok. Buhok na hindi nagmamatch sa'yo, Dado.
Kaninong buhok yun? Malay ko. Ako lang namang mag-isang umatakid doon eh. Wala na ibang tao ron. Nakuha na namin ang resulta ng buhok eh. Kamag-anak mo ang taong yun. Alam mo, matagal na namin inimbestigahan tong kasong to. Ang dami na rin namin nalaman tungkol sa'yo, Dado. Pati yung pagpunta mo sa probinsya nyo na may kasama kang babae, isang babaeng nabuntis mo. Nasaan na siya ngayon? At nasaan na yung anak nyo? Hindi ko alam. Wala akong alam dyan sa mga sinasabi mo. May kakuntsaba ka, Dado. Tutol, kumakanta ka na rin naman ngayon. Ba't di mo nalang ilagay sa tamang tono? Padaliin mo na ang buhay mo. Sino ang kasama mo, Dado? Sino ang kakuntsaba mo? Sabihin mo!